Hello mga preni! Welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. For today's video, pag-uusapan natin pag-freeze ng aking account. Oh no! So without further ado, let's get started. Intro pa! So, kamomonetize lang ulit ng aking channel. 2 days lang nung monetize yung aking channel, nag-freeze ito. Paano ba yun? Hindi na siya nag-update. No data siya. 0 yung aking revenue. So, ayun. One day, nagpanik ako. One day na siyang 0. Nagpanik ako, kaya ang ginawa ko, nanood ako ng ibang video na may kagaya ko. So, ayan, yung iba nag-report sa Google Support. San ba yun? Doon siya sa taas, sa bandang may logo or video ng channel mo. Merong question mark doon, yun na lang ang click mo, mas madali. O kaya yung message box. Mahirap kasi doon sa message box eh. Mas madali yung sa question mark yung help. Tapos, contact us. Ilalagay mo doon kung ano yung mga gusto mo sabihin, kung ano yung problema ng channel mo. So, ako, ginawa ko yun. Contact siya. Sabi niya sa akin, i-observe daw niya yung aking channel. Tinignan niya. Binigyan ko siya ng ilang minuto. Sabi niya sa akin, okay naman daw yung ano ng YouTube ko. Tinanong ko, bakit siro siya? Imposible na mag-siro yung revenue ko. Pwede naman may point something, kahit may point something lang. Ang sabi niya sa akin, balik daw ako kapag one week na daw na gano'n yung aking channel. Dahil first day pa lang, wala pa daw silang magagawa. Ganun daw talaga. So, nakintay ako ng 2 days, nag-report ulit ako. Sabi ko sa kanya, bakit ganun? Ilang araw nang walang revenue. Tapos sabi niya sa akin, kaya daw ganun. Dahil invalid activity daw. Sabi ko, nag-upload lang ako ng video gaya ng iba. Ba't ganun? Yung iba may revenue, ako wala. Na-monitor daw or nakita ni YouTube na yung aking channel is merong invalid activity or tulad nung pag-click ng sariling ads, tapos accidenting na-click yung ads, yun yung mga invalid activity. So, ang ginawa ko, naghintay ako ng isang linggo. Tapos nireport, hindi, nagtanong na ako sa mga iba kong kakilala na may ganong experience. Sabi nga nung kakilala ko na ganun, may gantong experience. Sabi niya, wala siyang ginawa, wala siyang ni-report. Basta tuloy-tuloy lang. Kasi kapag nag-report ka, lalo lang makikita ni YouTube kung ano yung ma-activity mo. Kung ano yung nangyayari sa YouTube, mga sabi sa akin. Siya, bumalik din mga ilang araw lang, bumalik din yung revenue niya. So, ayun ako, nagsisibat ako, nagreklamo sa Google Support. Kasi, sabi niya, kapag nagsira yung revenue mo, babalik din dyan sa dati. Ganun din naman ang sinabi sa akin, no? Sa Google Support. Wait lang daw ako. Magna-normalize din yan. Saka, estimated pa lang daw yan. Hindi pa daw yung final revenue. Kaya, wait lang daw ako. Kaya yun, nagsisinga ako. Tapos, ang ginawa ko, nagsintay ako ng mga ilang weeks. Siguro mga 2 weeks yun. First day of February,
yun, bumalik na siya. Bumalik na yung revenue ko. Tapos, in-observe ko ng ilang araw. Hanggang sa bumalik na. Pero, ang ginawa ko, tuloy-tuloy pa rin yung pag-upload ng mga video. So, ayun, kung may ganun kayong ngayong may ganito kayong experience, mas mabuti pang huwag nyo lang i-report. I-wait nyo lang kung anong wait nyo lang kung kailan darating yung revenue nyo, tapos pahinga lang kayo. Pero yung pag-upload ng video, tuloy-tuloy nyo lang. So, ayun. Sana may napulot na naman kayong tips sa video ko na to. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye!